Okay, module 1, lesson 1, addition and subtraction of similar fraction. Pero bago tayo magsimula po sa addition and subtraction of similar fraction, meron tayong recall muna natin. Ano nga ba ang fraction? At ano ba yung similar at dissimilar fraction? Handa na po ba kayo? What is fractions? A fraction is a number that describes a relationship between a part, represented by the numerator, and whole, represented by the denominator. Always remember lang po, si numerator po, siya po ang bahagi o parte lamang ng isang buong sukat. Samantalang si denominator po, siya po yung kabuuan ng isang sukat. For example po rito sa figure 3 over 5 or 3/5, makikita natin na mayroon tatlong guwet. Tatlong kulay, siya po ay representative po ng numerator. Samantalang ang kabuuan naman po ay siya po yung pinakabuo ng sukat. Okay, so ano ba yung iba't ibang types ng fraction? Meron tatlong types ng fractions. Ito po ay proper fraction, improper fractions, and the mixed number. What is proper fraction? Numerator, top number, is smaller than the denominator, bottom number. So, ibig sabihin po ng proper, yung po ay mas maliit ang numerator kesa sa denominator. Hindi po siya mas malaki sa taas at sa baba. Pagka mas malaki ang nasa taas at maliit sa baba, siya po ay tinatawag nating improper fractions, which means the numerator is larger than the denominator. Samantalang ang isa pa po ay mixed number. Pag sinabi naman nating mixed number, whole number in a fraction. Whole number means kabuuan o buo. Samantalang a fraction, siya po yung may numerator at denominator. Lowest term or simplest form. A fraction is in simplest form or lowest terms when one is the only common factors of the numerator and the denominator. Sa Tagalog po, ang lowest term po ay isang pagpapaliit ng fraction into simplest form. Hahanapin po natin ang common numerator and denominator ng ating ilo-lowest term. So, for example po, ang 4 over 8. Hanapin natin ang lowest term ng 4 over 8. Paano ba? Lagi natin tatandaan po na ang numerator at denominator, pagkalimbawa po naglo-lowest term, ay same number. So, since ang 4-8 ay mayroong lowest term na pwedeng i-divide sa parehas na 4 over 4. So, when we divide 4 divided by 4, ang sagot po natin ay 1. And 8 divided by 4 is 2. So, ito na po ang pinaka-lowest term. Tandaan po natin lagi na pagka ang lowest term po, siya na po ang pinaka-simplest. Pinaka-simplest sa lahat ng fraction. May another way pa para makuha natin ang lowest term. Ito po ay tinatawag nating GCF or known as the greatest common factor. Ano nga bang GCF? Greatest common factors is the greatest that can divide two other numbers evenly. So, ang greatest common factor daw po ay yung pinakamataas na number na parehas sa numerator and the denominator. Hahanapin natin yung factors ng bawat number. Example dito, sa factors of 24 and factors of 36. So, sa 24 and 36, hinanap natin start tayo sa 1. Ang 1 may number na 24. Ang 36 din po ay mayroong factors ng 1. Sa number 2 rin po, meron po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So, meron po siyang factors ng 24. So, gagamitin po natin dito yung divisible number. Yung skip counting na tinatawag natin sa multiplication. Sa 2 rin po, meron siyang 36. Divisible po siya sa 2. Sa 3 din po. Paano ba natin malalaman kung divisible by 3? So, 4 plus 2 po ay 6. So, pagka 3, 6. So, it means meron po siyang
divisible sa 3. Ganun din po sa 36. Ang 4 din po, meron po dyan. Pagka nag-skip counting tayo ng 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. So, since meron din po. Dito kaya sa factors ng 36, meron din ba ang 4? Meron din po. 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36. So, meron din po siya ang makukuha. Sa 16 po, sa 8 and 9. So, since dito, ang pinaka-factors nila na meron ay 12, ang pinaka-mataas. So, siya po ang tinatawag natin GCF, 12. So, didivide na natin ngayon yung factors ng 12 sa 24 over 36. Dito naman po sa example natin, ha, example, 4 over 8. Ang factors ng 4 po ay 1, 2, 3, 4. Meron po siya sa 1. Ang 2, 2, 4. Meron din po. Kaya po siya nilagyan natin ng skip counting ng 2. Eh, ang 3, wala po. Kasi pagka 3, 3, 6. Hindi po sakto. Ang 4 po, exactly. Hindi na po pwedeng lumagpas ng 5 kasi 4 yung pinaka-factors na hinahanap natin. Sa 8 naman po, meron po yan. 1 hanggang 8. 2, 4, 6, 8. Yes, meron po 2. And 3 po, wala po. Kasi po, 3, 6, 9. Walang 8. Yung 4 naman po, 4, 8. So, meron po siyang 8. Then, 5, wala po. Kasi 5, 10. Yung 6, wala din. 6, 12, 18 kasi. Sa 7 din po, wala. 7, 14. Oh, hindi na po sakto. Ang pinakalas number ay 8. 8. So, kaya factors mo nito, ang pinaka greatest common factor po nila o GCF nila ay 4. So, yung 4 over 8, i-divide natin siya sa 4. Sa 4. Kaya, 4 divided by 4, 1. 8 divided by 4 is 2. Kaya, 1 half po yung kanyang lowest term. Okay, for another example, 14 over 21. Ano ang pinaka-simplest form ng 14 over 21? So, tulad ng sabi ko, hanapin muna natin yung factors ng 14 sa 21. So, now, factors of 14 and factors of 21. Hanapin muna natin ano yung mga factors nila. At, siyempre, pag nahanap natin pinaka-greatest common factors nila, yung pinakamataas na parehas nila, sila po ang tinatawag natin ngayon na GCF na siyang gagamitin natin para i-divide at hanapin ang simplest form or lowest term ng 14 over 21. So, hanapin natin muna. Ang factor ba ng 14 ay may 1? Same din po siya ng sa 21. Kasi pag nag-skip counting tayo or nagbilang tayo ng 1 hanggang 21, sila ay mayroong bilang na 14 saka 21 din po. Eh, sa 14 kaya may 2? Tingnan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Meron po. Samantalang pagkalimbawa ginamit natin yung skip counting ng 2 sa 21, eh wala po tayong mababanggit na bilang na 21. Dito naman, meron siyang 3. Kasi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So, 3, eh sa taas naman sa factors 14, wala siyang 3. So, sunod na number. So, hindi po pwede ang 5 sa dalawang number kasi 5, 10, 15. No. So, gagamitin po natin ay 7 na po sa factors ng 14. Bakit? Kasi pagka ginamit natin ang skip counting ng 6, 6, 12, 18. Walang 14 na masama banggit. Pagka ginamit naman natin yung 7, meron po. 7, 14. So, meron po siya. Dito kaya sa baba, meron po bang skip counting ng 21 sa bilang na 4? Wala po. 4, 8, 12, 16, 20, 24 na po agad yun. At sa number 7 din. So, meron po siyang 7. 7, 14, 21. So, ang factors of 21 is 7 po. Another one. Bakit 14 na po ang nilagay ko sa factors of 14 sa pinakadulo? Sapagkat po, ang dahilan po niyan, eh, wala na po yung seek counting na mayroon pong number na 14 pag binanggit. Na mababanggit sa seek counting. Sa 21 din po, ganun din po siya. Ang pinakano na po niya, ang factors na pinag-greatest factors niya ay 21. So, since hanapin na natin ngayon ang tinatawag nating greatest common factors or GCF. So, sa nakikita natin number dito, ang pinakamalaking number sa bilang o number dito sa factors of 14 and 21 ay 7. So, ang GCF po natin ay 7. Siya po ang gagamitin natin ngayon para i-divide at hanapin ang lowest term ng 14 over 21. So, tingnan natin. So, GCF niya po ay 7, kaya nilagay ko po dito sa 7 over 7. Kasi po, ang sabi, common numerator and denominator.
common means pareho po dapat. Hindi po pwedeng 2 dito tapos 3 dito. Hindi po. Parehas dapat. Kaya nga po hinahanap natin yung factors. So ngayon i-divide natin. 14 divided by 7, ang sagot ay 2. 7, 14, kaya 2. Sa 21 divided by 7 ay 3. Bakit 3? 7, 14, 21. Pangatlong sa escape counting. Kaya ang sagot po rito ay 2/3. Madali lang po, di ba? So, meron tayong types of fraction. Ito po ay similar fraction and the dissimilar fraction. When we say similar fractions, fractions with similar or like denominator. When we say similar or like denominator, ibig sabihin po, hindi po magkaiba ang denominator. Magkapareho ang denominator. Samantalang pag sinabi nating dissimilar fraction, ito naman ay unlike denominators or magkaiba ang denominator. Halimbawa po ng similar fraction, 3 over 7 and 2 over 7. Pwede rin pong 1 over 7. Basta po pare-pares po silang denominator. Ayun po ay tinatawag nating similar fraction. Samantalang sa dissimilar fraction naman po ay magkakaiba. Halimbawa po nito, 1 over 7 and 2 over 9. Halimbawa pa, magdadagdag pa tayo, 1 over 3 or 1/3, pwede rin po na 4/5. Sila po ay tinatawag nating dissimilar fraction. How to change improper fraction to mixed number? Alam naman natin na pag sinabi nating improper fraction, ito ay fraction na mas malaki ang numerator kaysa kay denominator. For example, dito, 7 over 3. Mas malaki ang 7 kaysa sa 3. Kaya siya po ay improper fraction. Then, now, we need to change this into mixed number. Paano ba natin i-change ang improper fraction to mixed number? Simple lang po yan. So, first step, kailangan natin i-divide ang numerator sa denominator. So, 7 divided by 3. So, madali lang po yan. Kung nakalimutan pa po natin paano mag-divide, then start po tayo. Ready. Since alam naman natin na ang divisor dito ay 3, so, gamitin natin ang skip counting o yung multiplication table by 3. So, yan po. 3 times 1 equals 3, 3 times 2 equals 6, and 3 times 3 equals 9. Ang pinakamalapit sa 7 po dito ay 6. So, ibig sabihin, 7 divided by 3, ang sagot po natin ay 2. Then, multiply the quotient to the divisor. 3 times 2, ang sagot po ay 6. Then, subtract. 7 minus 6, ang sagot po natin ay 1. So, 2 is the quotient, 7 is the dividend, 3 is the divisor, and 1 is the remainder. Paano ngayon natin siyang gagawin mixed number? Okay, so first step, ang quotient po, siya po yung whole number. Siya po yung pinakagitna. Tapos, ang remainder po, siya po yung sa taas. O yung tinatawag nating numerator. And yung divisor po, siya naman po ang denominator. So, meron din po akong pinakamadaling step na tinuturo sa mga anak ko na madaling tandaan. Ito po yung kitna, yung quotient, taas, yung remainder, at baba ang divisor. Parang clock po siya. Okay. Quotient, remainder, and divisor. Kitna, quotient, remainder, taas, and divisor, baba. Ganun lang po siya kadali. So, ngayon, gawin naman natin siyang mixed number. Sabi natin kanina, gitna or yung quotient as a whole number. So, 2 is the whole number. So, siya po yung pinaka-whole number ng mixed number. Then, yung baba, yung sinasabi kong taas, ay tinatawag nating remainder. Ang remainder natin ay 1. Taas yan. Sa taas o yung numerator. And sa baba naman po ay the divisor. Yung divisor po natin ay 3. Kaya po sinabi kong mixed number na po siya ang tawag sa kanya. Kanya lang po kadali. Okay, so ready. So, lesson 1 sa ating module ay ang addition and subtraction of similar fraction. So, paano ba nating ina-add ang similar fraction? So, madali lang po yan. Steps in addition of subtraction, addition and subtraction of similar fraction. Step 1, add the numerator. Yung nasa taas po ang numerator. Add po natin siya. 3, 4, 1. 3 plus 4,
7 plus 1, 8 over 11. Okay. So, step 2, copy the denominator. Pagkalimbawa po, similar fraction, ibig sabihin po nun, magkamukha po ang denominator, yung nasa baba. Kaya ang gagawin lang po natin doon ay kukopiin natin. So, step 3, simplify the fraction or lowest term, the fraction if necessary. Kung kinakailangan pong i-lowest term po, i-lowest term po natin ang fraction. Ganun lang po kadali ang addition and subtraction ng similar fraction. So, another example po tayo. Ito naman po, meron siyang lowest term na kailangan. So, start tayo. 3 over 12 plus 4 over 12 plus 1 over 12. So, ano nga ulit yung steps? Ito po yung steps ulit. Steps in adding and subtraction of similar fraction. Step 1, add the numerator. So, since mare-pares naman po silang denominator, kaya kailangan na lang natin siyang i-add ang numerator. Tatandaan po yun, ha. Pagkaparehas po ang denominator, then proceed po na i-add ang numerator. So, 3 plus 1 is 7 plus 1 is 8. Tapos po, copy. Step 2 is copy the denominator. Bakit ka-copy, sir? Kasi nga po, pare-pares po silang number ng denominator. Kaya copyin lang natin siya. 12. So, tulad ng sabi kanina, 8 over 12. Siya po ay mayroon pa pong lowest term. O yung simplify pa po. Pwede pa natin siyang palitin. So, unang ginawa natin ay find the GCF. Paano po 'yon? So, syempre kailangan natin ng factors ng dalawang number, yung 8 sa 12. So, hanapin natin ulit. Factors of 8, same po silang may 1. Same din po silang may 2 sapagkat pagka skip counting ng 2, makakuha tayo ng sagot na 8. 2 4 6 8, meron din pong 12 doon. 10 12. Next is 4. 4 8. Sa 12 din po, meron din po yan. 4, 8, 12. Pares po silang meron. Next is 8. Kasi pinakadulo na po yan ng factors of 8. Sa 12 din po, meron pa po yan. So, meron pong 6. Pwede pa po yung 6 dito. 6, 12, tapos next is 12 na po. So, makikita po natin dito na ang pares po nilang factors na pinaka-greatest o pinaka-malaki ay GCF po nila ay 4. So, paano natin gagawin yan para makuha natin yung simplify po ng 8 over 12? First step, yan, 8 divided by 4. Sabi natin, common. Parehas po yung denominator and the numerator po. Pagkalimbawa po, factors po ng GCF o yung factors po hinahanap. So, kaya po, 4. 8 divided by 4, ang sagot po ay 2. Kasi 4, 8. Then, 12 divided by 4 is 3. Kaya, ang sagot po natin dyan ay or 2/3. So, ganyan lang po kadali po ang paghanap ng lowest term. Okay, next naman po, addition of fraction with mixed number naman po. May kasama siyang o may halong mixed number. Ito po yung ating susod. 4/3 plus 2/3 plus 2 and 1/3. So, solution. Paano ba natin gagawin yan? Ito po ah, mainig po mabuti. First step, tignan muna po ang denominator. So, since pare-pare silang denominator, kaya hindi na natin sila hanapin ng ibang way. Copyin na lang natin ang denominator. So, unang step, add na natin po yung numerator. 4 plus 2 plus 1 equals to 7. Then, sabi ko po kanina, copyin na lang po ang denominator kasi po sila ay similar fraction. 7 over 3. Oops! Teka lang po. Ang 7 over 3 po ay improper fraction. Sabi natin, pagka improper fraction, papalitan natin siya ng mixed number. So, anong gagawin nga ulit natin? I-divide. Tama. I-divide po natin. So, 7 divided by 3, ang sagot po natin ay 2 and 1/3. So, tapos na po ba yan? Hindi pa po. So, nakikita po natin, meron silang whole number. Doon po sa unang solution natin, may mixed number po doon, hindi natin pinakalaman ang whole number. So, ngayon po, ang gagawin natin, since nakuha na natin yung 7 over 3 na mixed number ay 2 and 1/3, i-add lang natin ang whole number nila. 2, saka yung whole number na 2. 2 plus 2 is 4. Tapos then, copy na po yung fraction na 1/3 or 4 and 1/3. Ganyan lang po kadali.
Ulitin po natin ha. Pagka po ang number o ang sagot po natin ay improper fraction yung lumabas, then kailangan natin siyang gawin na mixed number. Ang mixed number po, ang whole number nila parehas ng given sa anong mixed number po, i-add natin. Kaya po dito, in-add natin yung dalawang whole number. Yung 2, saka yung 2 sa 2 and 1 third, saka yung 2 and 1 third dun sa answer. So, kaya ang lumabas po natin ay 2 plus 2, 4. Then, copy the numerator and the denominator na 1 third. Yan lang po adali. So, ito naman po ay same solution lang din po. Kaya lang, ang pagkakaiba naman ito, yung mixed number ginawa natin improper fraction na pinag-aralan din natin kanina. So, paano ba yon? So, same po siya. 4 third plus 2 third plus 2 and 1 third po. Una po sa solution, copy muna natin yung walang mixed number. Yung 4 third plus 2 third plus yung mixed number na 2 and 1 third. Ayan po siya. Ngayon, change natin yung mixed number to improper fraction. Paano po ulit yun? Whole number multiplied by the denominator. So, 3 multiplied by 2 is 6. Then, add the numerator. 6 plus 1 is 7. Then, copy the denominator. Kaya naging 7 over 3. So, third step, 4 plus 3 plus 2 third plus 7 third. Bakit naging 7 third? Kasi nga po, ginawa na natin siyang improper fraction. Then, add natin. 4 plus 2 is 6 plus 7 equals to 13. Yan po. Itong nasa baba po ay similar. Kaya, copyin lang natin. Kaya, naging 13 over 3. So, thus, 4 third plus 2 third plus 2 and 1 third is the same as 13 over 3 or 4 and 1 third. Bakit naging 4 and 1 third? Kasi po, improper fraction na naman siya. So, ang gagawin natin, i-divide ulit natin yung 13 sa 3 para maging 4 and 1 third. So, ganyan lang po siya kadali. But, paano kung halimbawa po ganito? Mixed number add to mixed number. Anong gagawin natin? So, ito yung example. 3 and 4 over 7 plus 2 and 3 over 7 is equals to blank. First step, tignan muna natin kung parehas silang denominator. So, parehas sila. Pagka parehas po silang denominator, proceed po tayong mag-add sa numerator. So, ang numerator po nila ay 4 and 3. So, 4 plus 3, ang sagot po natin ay 7. Then, sabi ko, copy the denominator. 7 over 7. Tapos po, paano kung halimbawa nakikita natin 7 over 7? Ano ang gagawin natin? So, we need to divide. So, lowest term pa rin natin yan. 7 divided by 7, ang sagot po natin ay 1. Eh, sir, paano sir yun? 1 dyan, tapos meron pa tayong whole number na 2. So, ang gagawin natin, add muna natin yung dalawang whole number, yung 3 saka 2. Ang sagot po natin dyan ay 5. Then, yung 1 po na sagot dito ay i-add na lang natin. 5 plus 1 equals to 6. So, ayan po. Ganyan lang po kadali ang pag-a-add ng pagka halimbawa. Ang sagot po ay same number. Yung numerator sa denominator niya is equivalent to 1. So, pagka step by step po tayo ha. Ulitin natin step. Step 1, add the numerator if the denominator is the same. So, second step, pag na-add na natin, copy the denominator. Third step, add the whole number. Yung whole number niya dito ay 3 plus 2. Kaya naging 5. So, since naging 5 po yan, ang numerator at denominator natin dito ay parehas na sagot, ay 7 over 7, ay siya ay magiging 1. So, kaya kailangan natin i-add ang dalawang whole number. Yung 5 na in-add natin sa 3 plus 2, plus yung 1 na whole number, kaya naging 6 siya. Okay. How to solve subtraction of fraction with similar fraction? So, 4-5 minus 2-5. Solutions. First step, we need to copy 4-5 minus 2-5. Then, second step, kailangan po natin tignan ulit po. Same procedure lang po sila ng addition ng similar fraction. Pagka magkamukha ang denominator po, copying lang po yun. So, ngayon, since nakita natin na pare silang 5, kaya kukopyin po lang natin. So, proceed po tayo sa numerator. 4 minus 2,
bawasan po natin yung 4 ng 2, ang sagot po ay 2. So, ang sagot po natin dyan ay 2 over 5. Kasi po, copying lang natin ang denominator. So, hindi po natin siya kailangang isimplify kasi 2 pip po siya. Least common denominator, or known as LCD. So, the lowest common multiple of the denominators. So, the smallest number into which the denominator will divide exactly. Alam naman natin na ang denominator ay nasa baba. Pagka, halimbawa, kung magkakaiba ang denominator nila, hahanapin natin ang LCD or yung least common denominator. Paano? Gagawin muna natin ngayon, hindi tayo magsosolve, kundi hahanapin lang muna natin yung tinatawag nating LCD niya. So, starts tayo. So, since ang LCD na nasa baba ay 5, 8, 10, hanapin muna natin ang kanyang multiple or yung kanyang skip counting. Ready? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Sa 8 naman po ay 8, 16, 24, 32, 40, 48. Then sa 10 is 10, 20, 30, 40. So, nakikita po natin na ang pinaka list niya pinakamababa ay ang bilang na 40. So, siya ang tinatawag natin ngayon na LCD. So, ngayon naman po, gagamitin na natin siya or ia-add na natin siya. Adding of dissimilar fraction or magkaiba ng kanilang denominator. So, first step, tulad ng sinabi natin, find the LCD. So, the lowest common multiple of the denominator. So, the smallest number into which the denominator will divide exactly. So, ito, least or lowest common denominator is 1/3 plus 1/4. So, magkaiba sila. Ang isa ay 3, ang denominator ng isa ay 4. So, to add or subtract fraction with different denominators, we have to convert them so they have the same common denominator. So, kailangan natin yung i-convert. Hanapin natin yung least common denominator niya. So, paano ba yon? Finding the LCD. So, tulad ng sinabi ko, paghiwalayin muna natin yung kanyang denominator na si 3 at si 4. Okay, so, step 1, work out the multiples for each denominator. So, yan, 3, 3, 6, 9, 12, 15. Sa 4 naman ay 4, 8, 12, 16, 20. So, nakikita natin dito, ang pinaka-least o pinaka-mababang number na pares nila ay 12. So, then it easy to say that lowest term or lowest LCD denominator or lowest common denominator is 12. Paano natin gagawin yan? So, sabi natin kanina, kukopyahin natin magiging common nila. Yung LCD nila, siya yung magiging common denominator niya. Kaya ilalagay natin ngayon, dito ay 12. So, next step, i-divide naman natin. Divide natin yung dating kanyang LCD at yung bago niya. So, 3 or 12 divided by 3 is 4. 4 times 1, 4. Tapos yung kabila naman, yung isang ulit. 12 divided by 4 is 3. 3 times 1 is 3. So, ngayon po, may bago na tayo. Ito na po yung bago. 4 over 12 plus 3 over 12 is equals to 7 over 12. Bakit nauna yung 12? Kasi nga po, same denominator. Kaya ginawa ko, kinopya ko na lang yung denominator niyan, 12. Tapos, in-add ko lang yung numerator na 4 sa 3. Kaya 7 over 12. Hindi na po natin kailangan po siyang i-lowest term. Kasi po, wala pong LCD ang 7 at 12 na pareha sila. Ganun lang po kadali. Okay, now, let's try to solve the similar fraction. So, pagka sinabi natin dissimilar fraction, ito po ay fraction na may magkakaibang denominator. Paano ba natin gagawin to? Eh, sabi natin kanina, pagka similar fraction, ang gagawin lang natin ay i-add lamang ang numerator, tapos kukopyahin lang natin denominator. Ngayon naman, mayroon dissimilar fraction. Ang dissimilar fraction po ay mayroon magkakaibang denominator. Ano-ano nga ba ang nakikita natin magkakaibang denominator dito? Ito po ay 8, 20, at 40. So, hanapin natin ngayon ang LCD o least common denominator ng 8, 20, at 40.
So, paano ba yun? So, pamamagitan ng multiples ng bawat number or yung tinatawag nating skip counting. Paano yun? Start tayo kay 8. So, 8, 16, 24, 32, 40. So, 40, hanggang 40 lang muna tayo sa 8. Subukan naman natin kay 20. So, 20, then 40. So, nakikita natin na meron same number na sila, yung 40. Samantalang nasa baba ay 40. So, ibig sabihin nito, ang pinaka-least common denominator nila o yung pinaka-maliit na number na magkakapareha sila ay ang LCD po nila ay 40. Tama. So, ang LCD po natin ay 40. Ngayon po, hanapin naman natin ngayon ang numerator. Paano ba, paano ba natin gagawin yan? So, pamagitan lang po ng ganitong bagay. So, una natin, sulat po natin. 1 over 8, 4 over 20, and 4 over 40. So, di ba kanina nakita na natin ang LCD? Ang LCD natin ay 40. Ngayon, kailangan natin siyang mahanap ngayon ang numerator. Paano ba? So, first step, kailangan po na natin ilagay ang LCD. Then, divide natin sa dati niyang denominator. So, sa 1, 8, ang denominator niya dati ay 8. Samantalang sa 4 over 20 ay 20. And sa 4 over 40 ay 40. I-divide natin sa nakuha nating LCD. So, start tayo. Pagkatapos po nating i-divide, ay imumultiply natin sa taas. Ano ba yung taas? Yun po ay numerator. Paano? Ilagay natin yung mga numerator. 1, 4, saka yung 4. So, ngayon, start tayo. Okay. So, 40 divided by 8 is 5. Then, multiply by 1. So, 5 multiply by 1 is equals to 5. Then, yung 20 divided by, or 40 divided by 20 is equals to 2. Multiply by 4. 4 times 2 is 8. Then, yun sa baba po, yung 4 over 40, ay ginawa natin ay dinivide muna natin yung 40 sa 40. Ang 40 po rito ay LCD po ah. Nakuha natin ay 1. Then, multiply by 4. Ang sagot po ay 4. No, ngayon po, nakita na natin ngayon. So, ilalagay na natin yung bagong numerator. Ang bagong numerator natin ay 5 over 40. The next is 8 over 40. Then, 4 over 40. So, ayan na po yung bago. Hindi na po natin gagamitin si 1 over 8 plus 4 over 20 plus 4 over 40. Kasi nga po, hinanap na natin yung similar fraction nila. Yung LCD nila. So, ang nakuha nating LCD nila ay 40 over 40. 40. Ngayon po ay i-add na natin ng numerator. Bakit numerator nila? Kasi nga po, ano na po, similar fraction na siya. So, 5 plus 8, 13, plus 4, 17, over, copy na natin yung denominator na, 40. Okay. Another example, subtraction of similar fraction. So, pares lang din siya ng addition ng similar fraction. So, we need to copy the denominator, then subtract the numerator. So, tulad dito, 10 minus 7. It is equal to 3 over 14. Pero kung halimbawa kailangan i-lowest term natin ang fraction. Yan lang po siya kadali. Okay, our next topic po ay subtraction of a mixed number. So, paano ba yon? Ano ba yung step na kailangan natin gawin? So, nakikita natin sa bandang kaliwa ay may kompleto ng step. Or yung may sagot na po yung mixed number. Bakit naging 11 over 5 yan? Bakit naging 8 over 5? So, start po natin. So, first step, convert them into improper fraction. Paano po ba yun? So, ganito lang po kadali. Review ulit tayo. 2 and 1 pip. Convert natin. So, first step, 2 multiply by 5. So, multiply daw natin yung 2 sa 5. So, 2 times 5 equals to 10.
Then, we need to add the numerator. So, 10 plus 1 equals to 11. So, ganyan lang po kadali. Ang sagot po natin dyan ay 11 over 5. Na kung saan, bakit 5 ang nasa baba, sir? Kasi po, kinokopya lang natin ang denominator para maging improper fraction po siya. Sunod naman ay 1 over 3 fifth. So, same procedure. 5 multiplied by 1 equals to 5. Then, 5 plus 3 equals to 8. So, magyayari po niyan, ang sagot po yan ay 8 over 5. So, ngayon, pwede na natin siyang isubtract. 11 over 5 minus 8 over 5. Ang sagot po natin dyan is 11 minus 8 equals to 3. Then, copyin lang po natin yung denominator niya na kung saan ay 5. Kaya nakuha ang 3/5. Subtraction of dissimilar fraction. Mag-alam naman natin na pagka sinabi nating dissimilar, hindi magkaparehas ang denominator. So, anong step yung gagamitin natin? So, hahanapin natin ang similar nila o parehas or yung common denominator nila. Paano? So, pamamagitan ng paghanap sa LCD. So, find the LCD. So, tingnan natin. Ang dalawang denominator nila dati ay 3 and 4. So, para mahanap natin ang LCD, kailangan natin ang multiple ng 3 at 4 na parehas. So, pamamagitan ng pag-skip counting. Start tayo. 3, 6, 9, and 12. Samantalang sa 4 naman po ay 4, 8, 12. So, makikita natin na ang kaparehas nilang number or common number nila ay 12. So, ayun na po ang ating LCD. Siya na po ngayon ang gagamitin natin as new denominator or yung para sa similar fraction. So, ngayon, papalitan na natin yung 2/3. Paano naging 8 over 12? Ito na po yan. So, 12, ayun po yung LCD, divided by sa dati niyang denominator na 3. Tapos, i-multiply natin sa numerator niyang nasa taas, yung 2. Start tayo ha. 12 divided by 3 is 4. Tapos, multiply natin sa numerator niyang 2. Kaya, 4 times 2 equals to 8. Ayun na po yung nasa taas, 8 over 12. Yung 12 po na yan, siya po yung LCD. Next po tayo, sa 1/4 naman po tayo. Para sa 1/4 naman po, same procedure, LCD niyang 12, divide natin sa dati niyang denominator na 4, tapos multiply by 1, kasi yung 1 po ay numerator ng number na yan, ng fraction. So, ngayon, 12 divided by 4 is 3, times 1, 3. So, nakita na po natin na 3, then copy yung LCD ng 12, 3 over 12. So, ngayon, pwede na natin siyang subtract. 8 minus 3 equals to 5. Then, copy the denominator na 12. O, tatandaan po din. Kung kailangan i-lowest term, ay i-lowest term po natin. Pero kung halimbawa, alam na natin na hindi na kailangan, so, ayun na po. Siyang sagot na po.